Yo, Cycling Chef! Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back uli kayo sa aking video. Today, gagawa tayo ng vegan siomai, plant-based. Meron po kasi akong mga leftover na kamoting kahoy na snacks nung isang araw ng wife ko, si Ma'am Sha. Tapos, meron din akong leftover na chickpea o garbanzo beans. Pero optional lang naman po yun. Tapos, meron ako doon sa pantry na dried shiitake mushroom. So naisip ko gumawa ng isang siomai recipe na plant-based o vegan, vegetarian. So yun, at ang gagawa ng siomai wrapper, yung doon ng siomai, yung anak ko na si Jude. Sige po mga kapadyak, sana panoorin nyo ang video nito. Okay, i-mix na po natin. Okay, lagay po natin dito yung kamoting kahoy. At saka yung leftover chickpea natin. This is about 2 cups of kamoting kahoy. And then yung ating 1 pack of mushroom, shiitake, dried shiitake mushroom. Lagay na rin po natin. Then, this is optional ah. This is brown flaxseed. Optional lang po yan. Pwedeng wala yan. It will act as a binder. Ito po yung daon ng sibuyas, ginger, at saka garlic. So, pagsasama-samain lang po natin. Then, lalagay po natin sesame oil. About 1 teaspoon. Soy sauce, about 2 tablespoons, and 1 tablespoon ng mushroom patis. Okay. Then, white pepper to taste. I'll just put the exact amount of the ingredients at the description down below. So, mix lang po natin mabuti. At ang gagawa ng aking siomai wrapper ay ang aking anak na si Jude. So, he will make a siomai wrapper from scratch. I'm going to mash this using a potato masher para mas madurog pa po yung kamoting kahoy. Kung wala kayong potato masher, pwede nyo naman siyang durug-durugin ng tinidor. After natin gawin ito, mga kapadyak, ire-rest muna natin siya sa refrigerator while my son Jude is making the dough for the siomai. So para sa dough natin, we're going to put 2.5 cups of all-purpose flour. 1/4 teaspoon. 1/4 teaspoon. Okay. 1/4 teaspoon of salt. Yung water ilan? 2/3 cups. 2/3 cups of water. Ire-rest pa ba yan, ha? Hindi na. 2 hours? Okay. Jude will prepare the dough and then we will rest it for about 2 hours. Kaya
Matatagalan pa pala yung siomay natin, guys. Okay, how many hours natin i-rest yung dough? Tatapos mo siyang inip? Ilang minutes mo ininip nga pala yung dough? 10 minutes na ininip yung dough and then i-rest siya ng 1 hour. Okay, ang gagawin po ni Jude, ininip niya uli yung ating dough and then another rest for 1 hour. Takes a lot of work and patience when doing this kind of recipe. It's like making bread, no? Parang parehas din, no? Mga ilang minutes yan ininit na? 5 minutes. So, after 5 minutes yan, i-rest uli yan ni Jude. And then, 1 hour, pwede na natin gawin yung dumplings natin. Okay, after an hour, sisimulan na po natin yung paggawa ng dough. Okay yung texture na? Okay. Da. Mahirap na. Hindi ako marunong gumawa ng siomay, pero... Painful siya din pa ba? Hmm? Okay lang yan ah. Sige. Lemon pwede. Yung iba gagawin kong dumpling style. Tapos i-dagdagan natin. Tapos po-fold mo. Lagyan mo ng water. Yung mga sides. Tapos ipo-fold mo. Yan. Ito na mo. Kabila lang. Okay, that's it. Gagamitin ko yung joke ko. Empanado. Bahala na si Papa ko ang nagagawin niya. Sticker style eh, kaysa dun sa show my style. Ito pa yung nagaganda. First time natin gumawa ng dumplings from scratch. So yan, ini-steam na po natin ang ating dumplings. Nag-improvise lang po tayo ng steamer.
we use a wok and then yung pizza pan ni Jude. So we put 2 inches of water. Tapos steam natin siya for about 10 minutes. Yes! Tira na lang natin si Mama. Nangiting ba siya? Oh. Anhan? Oh, no. Ay, nilagyan pa natin ang labuyo bukod sa may chili oil. Let's try that pampon. Feeling sa one biter. Pero, I'll bite in the middle para... Mmm! Okay. Nice po. Yung texture ng ano daw. Mmm! Sige po. Kasi po ako. Medyo matabang lang yung dibla ko na. No? Kasi, pag in-steam mo siya, nawawala pa yung saltiness niya. Pero okay naman dahil mayroong dipping sauce. Parang ano no, na, parang yung pasta, pag nakagawa ka ng pasta, uh-huh, iba na yung level ng pasta mo. No? Pero pag nakagawa ka ng dumplings, na, grabe yung texture niya, yung chewiness ng dumplings. Try mo. Sige pa. Nagtira naman ako kay Mama, kaya pari lang. So yan. Chili garlic oil. Meron na ako recipe niya, lalagyan na lang sa description box down below. Para, ano? Tapos, sarap lang. Grabe. Sarap. Try mo sa sweet and sour. Suhoy! Tikman niyo, oh. Liga! Kain po. Gawa namin yan. Kaya lang, ano, vegetarian lang. May chili rito ah. Kuha ka na lang. Ito sa inyo ito. Ayoko na. Ayun sa inyo na yan. Ako sa dyan. Sarap. Gawa ulit tayo next time ah. So yun, mga kapadyak, kung gusto nyong itry, mga kapadyak, ilalagay ko na lang yung lahat ng ingredients sa description box. Sige, maraming salamat po. The kids are enjoying the dumplings. Mamaya, gagawa natin si Ma'am Sha. Sige po, salamat po sa aking chef.